Hello, good afternoon. Kamusta kayo? Welcome to my YouTube channel. It's me again, Mayet. Oy, share ko lang, pakita ko lang sa inyo itong aking napakagandang chair na leather chair. Ayan, lumevel up na ang upuan ni Inday Mayet. Ang ganda na. Dati puti. Ngayon naman leather. Ayan, minana ko yan kay Sir. Nagre-renovate sila ng bahay. Kaya marami siyang dinispose. Isa na nga ito sa itinabi ko na talagang upuan ko pang vlog ko. Ayan. Today is February 19, 2023, 3 p.m. Ngayon lang ulit ako nag-vlog. Ang karaniwan na yung vlog ko ay during my vacation. Aking mga gala-gala na-upload ko. Na-miss ko tong ganito, yung nag-uusap tayo. Ayan, yung nakaharap ako sa camera, nakausap ko kayo, na-miss ko to. At saka, syempre, nagpahinga ako. Siyempre, yung homesick, pinaglabanan ko pa. Kasi yung unang uwi ko ng 2017, excited ako bumalik dito. Kasi siyempre, may pinag-aaral ako. Tapos, hindi pa ganun, hindi wala pa tayong source of income sa Pilipinas. And then, after 5 years, strike kong 5 years, 1 year akong nagpaalam na mag-for good, pero in the end of the day, nung uwi na ako, 1 month before, nagbago ang lahat. At eto pa ako, bumalik pa ako, nandito pa ako ulit. At naka-move on na ako sa homesick. Pero na talagang 1 week na lang during my vacation. Gusto ko na umatras eh. Parang ayoko nang bumalik. Pero masakit, parang masakit na sa kalooban. Doon ko naramdaman yung masakit na sa kalooban na bumalik dito. Dahil syempre, masarap sa Pilipinas. Kaya lang, kung magbabakasyon ka lang sa Pilipinas at wala kang source of income, kahit gano'ng kalaki yung ipon mo, mauubos siya kasi kung puro palabas yung pera. Masarap kung halimbawa ay magbabakasyon ka sa Pilipinas, may source of income ka, sarap nun. At saka halimbawa may business ka, o kaya masarap sa Pilipinas kung doon ka nagtatrabaho, may pinakukunan ka ng pera, pang gala, pang outing-outing, pang bonding ng pamilya, sarap nun, ang saya nun. Pero sa isang katulad ko na nagbabakasyon lang, syempre, medyo mahirap yun. Kaya doon ko na-realize na, kaya pala marami na, iba na pinipili nilang bumalik sa abroad, or choose nila, decision nila na bumalik sa abroad, magtrabaho ulit, dahil sa ganong sistema. Pero, natural na lang yun. Decision natin yun, decision nila yun. Ako din, decision ko na talaga bumalik dito kahit na mahirap na sa akin. Nung 1 week na lang nababalik ako dito, masakit ang sa kalooban. Tapos na doon ko naramdaman yung nasa aeroplano ko, gusto kong pumara para mababa na ako. Babalik na ako sa Pilipinas kahit na wala na akong pera. Doon ko naramdaman yung ganun. Doon na lang ako sa Pilipinas kasama ng pamilya ko. Malaya ako, nakakagala ako, nakakapag-gym ako, nakakapag-zumba ako. Doon ko naramdaman yung sakit. Kaya medyo naglaylo ako. Tapos yung sarili kong video, hindi ko pinanonood. Hindi ko tinitingnan yung mga picture ko during my vacation. Nasasaktan ako. Kaya ano, yung nagpahinga talaga ako. Talagang nag-move on muna sa homesick. At saka pagdating ko dito, nagkasakit pa ako. Yung bang climate change. Nasanay ako sa klima sa Pilipinas. So, pagdating ko sa Pilipinas, pagdating ko doon mga 2 weeks, nagkasakit ako. And then, gumaling ako. Tapos naman, nung dumating naman ako dito, after 1 week, nakasakit din ako. Kasi yung bang pagpapalit-palit ng klima. Yan. Kaya talagang medyo na-prepare muna ng konti. Kaya ngayon, nakakaya ko na tinitingnan ko yung mga video ko, yung mga memories ko sa Pilipinas na hindi na ako nasasaktan. Yan. Fight ulit sa bagong goals, sa bagong pangarap. Siyempre, masasabi kong mapalad ako, maswerte ako. Kasi sa edad kong nito, nakapagpabalik-balik pa ako sa abroad, kumikita pa. At nakaka-survive pa. At hindi pa umaasa sa mga anak. Pero number one na, yung anak kong si Mer, ayun na niya akong pabalikin dito. Kasi kinukuha niya ako eh, through Australia. Kinukuha niya ako. Kaya lang sabi ko, anak, hindi pa yun. Ito yung panahon. Darating din ako niyan. Kasi marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Marami pa akong gustong gawin sa mga kapatid mo na hindi mo kaya. Marami pa akong goal. Ayoko mag-end yung bata pa ako para dumipende sa'yo, umasa sa'yo. Ayokong umasa sa anak. Kaya bumalik pa ako. Talagang humingi pa ng kalakasan sa Diyos na makabalik pa dito, makayanan pa yung lahat.
At saka, ang pinaka ano ko nito, yung pinaghahandaan ko yung time na hindi ko na kaya magtrabaho. Pati insurance, pinasok ko na para masiguro ko yung tanda ko, hindi ako magiging intindihin at aruin ng mga anak ko. Kaya masasabi ko, maswerte ako dahil nakapalit pa ako dito, kumbaga may kaguluhan pa yung pagtanda ko. Pero hinihiling ko lang naman na sa Diyos na huwag naman ako ubutin dito na 60. Kasi yung edad ko ngayon ay 56. Yan. Nag-56 ako dito nitong February. Yan. Ayoko na maabutin dito ng senior, ng 60 years old na nandito pa rin ako sa abroad. Kaya talagang in God's grace, in God's control, lahat ng goal natin sa buhay, goal ko sa buhay at plano ko sa buhay ay gabayan niya at ingatan. At bigyan pa ako ng kalakasan, makapagtrabaho pa ako dito. So, yun yung naging update ko dito sa inyo. Na, eto, nagkamusta-kamustahan tayo. Ito yung hindi ko basta-basta na i-give up yung mga ganitong sitwasyon ko na nagbablog ako dito. Ayan. Katulad yan, ang dami kong blessing. Katulad nitong kasuotan ko. Galing pa kay sa akin prinsesa, bigay ni madam. Hindi pa po ako uuwi, dalawang maleta na yung nandito ko, mga bigay-bigay nila. May comforter pa, may bag, lahat kompleto, may headset, may blower, lahat. Dahil nag-renovate sila ng bahay. Ang dami nilang, ang dami kong namang-nama na nadamit. Ang gaganda, mga signature, yung taga-mamahal. Yun yung mga bagay na hindi ko pa kaya i-give up. Nung nandun ako sa Pilipinas, na-realize ko lahat yun, yung value ng mga binibigay nila sa akin. Na talagang mga pabango, lotion, damit, lahat-lahat. Lahat-lahat yun na talagang doon ko na-realize yung nasa Pilipinas ako na hindi ko pa siya kaya i-give up. Nang namimiss ko pa yung mga ganitong bagay. Siguro pagka talagang stable na ako na kaya na, na pang-uwi na at pwede na mag-stay sa Pilipinas. Ayan, mag-stay na. At saka masasabi ko na mapalad ako kasi yung aking pagtanda na arito ako sa abroad, may pakinabang po. Pero hindi na ganun katagal, hindi na ganun kahaba, inshallah na makayanan pa lahat ng mga plano, ay huwag masira, in Jesus Christ's name, na talagang gabayan tayo ni Lord na magtagumpay na for this time. Laging dasal, dasal, yan. Next time ko ipapakita sa inyo yung mga namahan ako, yung mga Andy Damet. Na mga bigay ni madam. Pero dito ako talagang natuwa. Gusto ko nga pong iuwi ng Pilipinas eh, kasi leather siya talaga, leather chair siya talaga. Katerno nung leather na carpet na inuwi ko sa Pilipinas. Pero ewan ko kung maiuwi ko to, siguro eh, enjoyin ko na lang yung mga moment na nakaupo ako dito. At nagbablog at kausap ko kayo. Yan. Oy, nakakalapit na ako sa camera. Ito pa yung isang pinakamagandang nangyari sa buhay ko nung umuwi ako ng bakasyon ako. Napaayos ko yung ipin ko. Yan. Hindi na ako nahihiya. Well, no fear na. Hindi, may self-confidence na. Yan. Na makalapit sa camera, makangiti. Kasi buo na yung ipin ko. Maayos na siya. Thank you, Father God. Yan. So hanggang dito na lamang po yung aking vlog. Meron ako isang kaibigan eh. Pagka natanggap-harap ko kayo sa camera, ano eh. Yung ang dami kong gustong i-share, meron ako isang kaibigan na hindi ko siya na-meet, yung pinaka-best friend ko. Hindi ko siya na-meet nung umuwi ako. Sana mapanood niyo to. Sobrang miss kita, Terry. Sana hope na pag-uwi ko, sana makita tayo. Sana okay ka na. Sana pwede na tayo mag-banding, makita tulad ng mga pinangako natin noon sa isa't isa na pag-uwi ko ng Pilipinas. Mamamasyal tayo, gagana tayo, magbe-beach tayo, kakain tayo sa mall, magsalabas. Hindi na to padyo kasi hindi kami nagkita. kulang yung dalawang buwan sa pakasyon ko. yun lamang po. Ay, hindi lang naman yun yung pagkakataon, huwi pa ako. At yan yung hinihiling ko na ingatan ako ng Panginoon na talaga magtagumpay ako dito. Sa maraming taon na nagtagumpay ako dito, sa maraming taon na iningatan niya ako dito, humiling pa ako ng another na pag-iingat at gabay niya para magtagumpay ulit ako na successful na ako ulit uuwi. Na okay na ang lahat. Na talagang, eto, back to normal na naman tayo dito. Dito lang yung vlog. Wala nang gala. So, soon, sana sa mabilis na pagkakataon,
makagala ulit tayo. At saka yung pinakagusto ko lang talaga yung mag-gym, mag-zumba. Kasi po, sa health ko yun. Kasi syempre, pag nagkakaedad tayo, hindi na tayo yung mga balat-balat natin, kukulubot na yan, nawawala na yung mga muscles. Also, yun yung gusto ko lang talaga. Yung healthy ako na, healthy yung aking pag-edad, pagtanda. Hanggang maaari, maagapan pa, makontrol pa, mabagalan pa. Kaya yun yung lagi ko hinihiling sa Diyos na sana mapabilis para makakapag-gym ulit ako, makakapag-zumba ulit ako, makakasama ko yung family ko, yung mga anak ko, apo ko, at mga kaibigan ko. So hanggang dito na lamang, next time ulit, next vlog ko, yung papakita ko na sa inyo yung mga nama na natin kay Madam. Ang gaganda. Ako katulad nito, pen dito. Oh. Na kung ako sa sarili kong bulsa, baka hindi ko muna siya mabili. Kasi syempre pag ano, mahal, 'di ba? Tsaka branded. Oh, ito 'yung mga ganitong bagay 'yung mga namis ko dito na hindi ko pa siya kayang i-give. Kaya talagang fight, fight, fight. So hanggang dito na lamang. Maraming salamat po. It's me again, Mayette. Please subscribe to my YouTube channel and click the bell para pag may vlog naman ako, mapanood nyo. Ayan, magkwentuhan tayo, mag-usap tayo. Ayan. Ingat mo kayo lagi and God bless you all.